Amang banal, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos ng kataas-taasan na karapat-dapat sa lahat ng pasasalamat, pagpupuri, parangal at paglulhati, lalo na sa aming kalagitnaan sa gabing ito. Aming ipinagkakatiwala sa iyo, Diyos, ang aming buong programa sa gawaing Family Prayer and Devotion. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pangunguna, patuloy na pagkilos, paggawa at pag-iingat sa buong programa at sa bawat isa sa amin, sa aming puso't kaisipan. Na naway biyayain mo kami, O Diyos, na maging karapat-dapat kami sa iyong harapan upang kami po ay magtamo ng mga pagpapala mula sa iyong salita na aming pagbubulay-bulayan. Naway tulungan kami ng banal na Espiritu sa aming kaisipan sa pagkakaroon ng talino, sa pag-unawa ng mga katotohanan at gabay patnubay na kami po ay makasubaybay sa amin pong gawain pag-aaral na may maayos na puso't kaisipan. Dalangin namin dakilang Diyos na nawa sa amin pong gawain, Ikaw po ang mabigyan namin ng kaluguran at kapurihan at kaluwalhatian. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pagpapatuloy sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Okay, magandang gabi po muli sa bawat isa sa mga kapatiran na nasa bawat tahanan. Ay isang malugod na pagbati ng mabiyayang gabi at isang kagalakan na muli tayo makapagpatuloy sa ating pag-aaral ngayong gabi sa ating gawain. Natalakay natin nung nakaraang gabi ang patungkol sa paglilingkod sa isa't isa bilang mananampalataya at kabahagi ng Iglesia. At maring isa sa mahirap at mabigat na paglilingkod sa isa't isa ay ang makisalo sa hirap at pagtitiis ng iba. Gusto natin makisalo sa iba sa masarap na pagkain, ngunit sa kahirapan at pagtitiis, ito ay may kahirapan, kabigatan. Ngunit ito po ay pinag-uutos sa atin na gawin. Yung ating paksa, pagbata ng pasanin ng bawat isa, at makita natin sa ating talata sa Galacia 6:2 na pinag-uutos sa atin na sinasabi, batahin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyo sa ganitong paraan ang kautusan ni Kristo. Ito pinag-uutos sa atin at kailangan nating gawin. Sa ating pagsimula, nang ang braso ng trabahador sa construction ay nalaglagan ng tipak ng semento, ang kanyang isang braso ay automatic at marahan na inalalayan ang nasaktang braso. Ang kanyang boses ay may pag-aliw sa nasaktang parti. Ang kanyang mga paa ay kumilos sa pagsuporta ayon sa ikaginhawa ng sakit na nararamdaman at ang kanyang likod ay napayukod sa pabaluktot na posisyon. Ang instant reaction ng ibang mga parte ng katawan ay kumilos sa pag-rescue sa nasaktang bahagi. May iba sa atin nakaranas ng ganito at alam natin kung ano ang ating ginawa para mabigyang kaginhawahan ang ating sarili sa masakit na nararamdaman. Dito po sa ating buhay Kristiyano, sa ating iglesia, ay ito'y nararapat na isagawa. Nararapat sa katawan ni Kristo ang iglesia. Ang bawat membro ay maging handa dumamay sa kapwa membro na may mabigat na pinagdadaanan. Sinulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 12:26, at kung ang isang bahagi ay nahihirapan, ang lahat ng mga bahagi ay kasama niyang nahihirapan. So nandyan po ang pagdamay. Kung ang isang bahagi ay pinaparangalan, ang lahat ng mga bahagi ay kasama niyang nagagalak.
So pangkabuuhan ay nandyan yung ating pagdadamayan. Yeah, iniutos din ni Pablo sa Galacia 6:2. Yun po, bear ye one another's burdens. Magbatahan sa pasanin. Ayon sa ating source ng aralin, sa original na ayos ng talata, ito pong Galacia 6:2, ay mababasa ng ganito, one another's burdens bear. So, binaligtad lang. No? Ang huli ay naging una. Ang unang mga salita ay one another's. Ito ay nagdi-discourage ng panalangin ng isang ama. Yung isang ama ay ganito ang kanyang panalangin, Lord, bless me and my wife, my son John and his wife, us four and no more. Yung kanyang panalangin ay sa kanila lang, exclusive lang sa kanilang pamilya. At dinidiscourage ito ng salitang one another's. Dapat hindi lang pamilya natin, kundi lahat, bawat mananampalataya. At ang pangalawang salita dito, burdens, no? Bigat, mga kabigatan o kapaguran sa buhay na dinadala. Sa konteksto ng Galacia 6:1 na sinasabi, mga kapatid, kapag ang isang tao ay may matagpuan sa pagsalangsang, kayong mga espiritual ang magpanumbalik sa katulad niya sa pamamagitan ng espiritu ng kaamuan. Habang iniingatan mo ang iyong sarili na hindi ka rin matukso. Ang konteksto po ng talatang ito, yung pagsalangsang, nandyan po yung moral failure na mararanasan ng kapatiran. At kasama rin dito ang mga malubhang karamdaman, mga sagabal sa buhay na ayaw natin, ngunit nandyan. Lahat ng uri ng kalumbayan, mga matitindi at mabibigat na pasanin. Ito po yung tinutukoy dito ng talata sa Galacia 6:1 na nagiging sanhi ng pagkakamali. Kaya tayo na mga espiritual, ang ibig sabihin ay yung mga mature na mananampalataya ay dapat tulungan sa pagpanumbalik. Ang pagtulong na mayroong kaamuan upang mapanumbalik ang kapatid na nagkamali. Ngunit ingatan din ang sarili kahit na sa mga mature Christian, ingatan din ang sarili sapagkat di natin alam, maari din tayong matukso. Kaya ito yung mga kabigatan, makita natin pagkakaroon ng moral failure, mga malubhang karamdaman, masagabal sa buhay, matinding kalumbayan at mabibigat na pasanin. Yun po ang burdens na tinutukoy dito. Pangatlo, beer. No? Pagdamay, pagtulong. Ang Kristiyanong pag-ibig ay marapat tutulong sa kapwa kapatid na nahihirapan sa mabigat na pasanin. Yung pangatlo, yan po yung beer, no? Pagdamay, pagtulong. Okay? Upang makatulong sa iba, tayo ay dapat, una, nandyan. No? Nandyan ka, be there. Hindi tayo makakatulong kung wala tayo doon. Kaya dapat nandyan tayo. Kanino lalapit o lumalapit ang mga taong, no? Broken hearted. Pag mayroong mabibigat na kalooban, no? Dahil sa pangyayaring naranasan naging broken hearted. Kanino sila lalapit? Karaniwan sa mga kamag-anak, sa mga kasamahan, sa malapit na kaibigan. Kung minsan sa professional counselor or sa pastor. Sa malaking lungsod ay may isang barbershop na may dalawang bahagi, may dalawang lugar, isa para sa mga gustong makipag-usap at ang isang bahagi ay para sa mga ayaw.
ayaw makipag-usap. Sa bahagi ng gustong makipag-usap ay may apat na partition na may nakatatak. Una, stock market. Pangalawa, sports. Then, general topics at family troubles. So, yun yung may gusto doon sa lugar na pwedeng makipag-usap. Yun po ang pinag-uusapan at isa dito ang family troubles. Mga problema sa pamilya, problema sa buhay. Bagamat mayroong mga professional counselors, bilang mga Kristiyano, patuloy natin isagawa ang pagtulong ng pagpapayo sa pagkakataong may nangangailangang kapatiran. So, nandyan nga yung mga professional counselors, ngunit hindi naman dapat iasa ang lahat, kundi bilang mga mananampalataya, ito nga pinag-uutos sa atin na makibahagi tayo sa kabigatan at pasanin ng ating kapwa na maari din tayo makatulong sa kanila, no? Bilang mga mananampalataya. Kaya mayroon tayong gampanin na isagawa ang ating bahagi. Tayo ay, bagamat hindi tayo professional counselor, maari po tayong makakatulong. Dahil tayo po ay mga mananampalataya at mayroon po tayong Panginoong Diyos at Banal na Espiritu na makakatulong sa atin. Marahil, maraming mga Kristiyano ang mayroong gift of counseling. Encouragement, showing mercy, burden bearing. So kagabi, naalaala natin isa sa paglilingkod ay encouragement. At yung ating isang kilalang halimbawa ay si Barnabas na kung paano siya ay naging epektibo sa paglilingkod na ito sa pag-encourage sa mga kapatiran o manggagawa na kailangan palakasin dahil sa kanilang panlulupaypay. So, encouragement. Sino ang mayroong magandang oportunidad sa pagtulong kaysa sa kapwa Kristiyano? So, bilang mga Kristiyano, tayo po ay mayroong magandang oportunidad na makatulong dahil tayo ay mananampalataya. Kaysa sa lalapit sila sa hindi mananampalataya, iba ang prinsipyo at iba ang kaalaman na hindi naaayon sa kasulatan, no? Mula sa salita ng Diyos. Kaya tayong mga mananampalataya, kung maaari ay tayo ang magbigay ng tulong. Ngunit kailangan tayo ay nandyan, no? Accessible at available. So, mahalaga na ang Kristiyano makapagbigay ng payo, ngunit kung wala tayo, ay hindi rin tayo makakatulong. Kaya kung maaari sa mga pagkakataon na nandyan tayo, maaari tayo makapunta, ay gawin nating available ang ating sarili para makatulong sa gampaning ito. Ngunit kung hindi willing, ay hindi lalapit at hindi makakatulong. So, isa pang hadlang, kung hindi tayo mismo, hindi tayo willing sa ating sarili. Kung ayaw natin magsakripisyo, kung ayaw nating mapagod, at piliin natin na maginhawa lamang, at hindi tayo lalapit, kaya hindi tayo makakatulong. Ngunit yung pagkakataon ay masasayang natin. Isipin din natin na tayo ay maaari ring makaranas ng mabigat na problema at mangangailangan ng karamay. Maaari din mangyari sa atin. So yung mga nakaranas ay kailangan nila yung karamay. May dadamay sa kanila. At tayo rin ay hindi natin alam na maaari din tayong magkaroon ng mga mabibigat na pasanin na kailangan natin ang karamay. Ngunit, paano kung walang dumamay sa atin? Ang maaasahang dumamay sa mabigat na pasanin ng iba ay dapat nandyan.
So ganun, kung maari, ay lalapit tayo at nandyan tayo upang makatulong, sapagkat mahirap din na tayo ang nangangailangan tapos walang dumamay, walang lumapit, walang nandyan na makakatulong. Kaya makita natin dito talagang inutos sa atin yung pagbata ng pasanin sa isa't isa. Sa pangalawang punto, hayaan ang iba magbahagi. Let another share. Bagamat ang lahat ay may pasanin, problema, hindi lahat ay willing ibahagi ang kanyang sitwasyon. Totoo po yun. Yung iba, bagamat hirap na, ngunit ayaw nilang sabihin yung kanilang dinadanas. Hindi lahat willing ibahagi ang kanyang sitwasyon. Marami ang pinili nilang itago ang kanilang problema at damdamin. So marahil ay mayroon silang sapat na dahilan. May mga dahilan kung bakit ganun. Hindi nila masabi sa iba yung kanilang pinagdadaanan na dapat ay malaman upang matulungan. Marahil ay mayroon silang sapat na dahilan. Ang mga iba ay likas na introverts. So ito ay nasa sarili, may mga tao talaga introverts. Ang ibig sabihin ay mas kampante silang manahimik at sarilihin yung kanilang nararanasan. Mas madali sa kanilang gawin yung tao na sa sarili lang at hindi sila masalita kundi mas gusto nilang nananahimik. May mga ilan na ayaw na makadagdag pa ng problema sa iba na marami ring problema. Yun din ang dahilan ng iba na hindi na lang nila sabihin dahil baka makadagdag pa sa problema ng iba. At ang mga iba ay may pakiramdam na ang kanilang problema ay baka gawing topiko ng usap-usapan. Ito po ang mabigat na hindi dapat. Kaya ang iba sa atin na hindi na lang sabihin dahil natatakot, nangangamba baka gawin lang na topiko ng usap-usapan, pag-uusapan, pagchichismisan lang. Kaya mabuti pa hindi na lang sabihin. Ngunit nakakalungkot na hindi matulungan kung ganun ang iniisip. Kaya upang makapag-share sila sa atin, sikapin natin at tiyakin na maaasahan tayo at mapagkatiwalaan lalo na sa kontrobersyal na problema, hindi upang magpahamak, kundi hangad na makatulong. So kung hindi tayo mapagkatiwalaan, hindi tayo maaasahan, so tayo na rin, no? Ang naging dahilan na hindi sila makashare, hindi nila maibahagi ang kanilang problema. Ngunit yung punto natin, let another share. Hayaan silang magbahagi. Ibig sabihin, magbahagi sila kung sila ay comfortably at may tiwala sa atin. Kaya ingatan po natin na hindi sila mapapahamak sa halip sila ay ating matulungan. Ang pride ay maaaring pipigil sa tao upang hindi magbahagi ng kanyang dinadanas na pagsubok patungkol sa kanyang problema sa health, family, o economic situation. Yung pride, isa din yan sa dahilan na hindi makapagbahagi. Ayaw mapahiya, no? Natatakot sa maging resulta kung kanyang ibahagi dahil sa pride. Sa mga ito at sa mga iba pang dahilan, may mga nagkakaroon ng unspoken request. Kaya mayroon yan, no? Sa panahon na wala pang pandemic na mayroon tayong corporate prayer sa ating prayer meeting, mayroon tayong mga partners sa prayer na mayroong iba na request nila, hindi nila masabi. Sinasabi na lang nila, no? Ipag-pray mo yung aking unspoken request. So alam ng Panginoon yan kung ano, ngunit tayo na mananalangin,
hindi natin alam ano ba yung unspoken request na yun. Ngunit iba talaga yung mabanggit kasi alam natin yung sitwasyon, hindi lang tayo makatulong sa panalangin kundi maging sa ibang aksyon na pwede nating gawin kapag alam natin yung specific na problema. Ngunit yung iba dahil sa agam-agam, hindi masabi, unspoken na lang. Dahil maaring natatakot sila. Kapag ang mga membro ng lokal na pamilya ng Diyos, yun po yung ating iglesia, ay mabigo sa pagtulong sa bawat isa, ang mga may mabigat na problema ay maghahanap ng suporta kung saan. Kaya hindi dapat, no, na sa ating iglesia, yung lokal na pamilya ng Diyos, hindi dapat na napapabayaan natin yung tulong na dapat gawin sa bawat isa upang hindi na sila maghanap pa kung saan. Na hindi natin alam kung ano pa yung mangyayari kung sa labas sila ng Kristiyanong kapulungan maghahanap ng lunas sa kanilang problema. Si Apostol Pablo ay hindi nag-atubili sa pagpahayag ng kanyang mga problema at kapighatian tulad ng kanyang thorn in the flesh at ang kanyang paging ambasador sa pagkatanikala. So si Apostol Pablo, mayroon siyang thorn in the flesh. Ito ay kanyang tinitiis, kanyang dinadanas na hirap na tatlong beses niyang hiningi sa Panginoon na alisin ito. Ngunit iba ang tugon ng Panginoon. Hindi inalis kundi ang aking biyaya ay sapat. Ibig sabihin makakayanan mo. Sapagkat kung aalisin ng Panginoon, alam ng Panginoon na maaring hindi mabuti ang mangyayari sa buhay ni Apostol Pablo kung wala siyang thorn in the flesh. So, alam ng Diyos na katulong ito sa kanya sa patuloy na pagpapakumbaba sa kanyang sarili. Ngunit sa biyaya ng Diyos ay alam ng Diyos na ito ay kanyang makakayanan. Maging yung kanyang paging ambasador sa pagkatanikala, hindi niya ito itinatago, hindi niya ito ikinahihiya. Bagkus ay kanyang ikinagalak at pinagsalamat sapagkat sa pamamagitan ng kanyang pagkatanikala ay naabot niya para kay Kristo ang mga tao na nasa mga bilangguan. Walang isang makadamay sa ating masakit at mapait na pinagdadaanan maliban na ilahad muna natin ang mga iyon. At kung maaari, ma-encourage natin yung ating kapatid, ano ba yung problema mo? No? At para matulungan. Ngunit kung hindi mailahad, ay hindi malalaman at hindi matutulungan. Nang tanungin ng isang babae na namatayan ng asawa kung paano na siya. Itong isang babae na namatayan ng asawa, tinanong siya kung kumusta na siya. At ang kanyang sagot, kailangan mong magpakatapang upang masabi mo ang totoo. Ang mga nangyayari ay hindi mabuti, napakabigat ng kalooban ko. Kailan ko ang pagmamahal at pakipagkaibigan ninyo kung maari puntahan ninyo ako sa bahay o imbitahan ninyo ako sa inyong tahanan. At kanyang iginiit, tinulungan ako ng mga kaibigan ko sa ilang matinding mga panahon. Ngunit kailangan ko sugpuin ang aking pride at hayaang malaman nila na kailangan ko ang kanilang tulong at abutin ang kanilang kalakasan. Kung walang pagbahagi ng problema ay walang pagmamalasakit at walang pagdamay. Okay, dadako po tayo sa pangatlo, ipakita ang malasakit. Show care. Tayo na mga mananampalataya, dapat kung mayroon tayong alam na mayroong pinagdadaan ng problema, ay ipakita natin ang pagmamalasakit sa kanila. Isang matandang sailor ang minsan nagbigay ng advice. Ang sabi niya, don't tell your troubles to others. Most of them don't care and the rest are mighty glad of it.
Huwag na huwag raw sabihin sa iba kung ano yung problema mo. Dahil karamihan walang pakialam at yung iba ay matutuwa pa. Kung minsan totoo na mayroong pangyayari, ngunit sa ating kapulungang Kristiyano, sa lokal na pamilya ng Diyos ay hindi dapat na ganito. Kundi dapat ay nandyan yung paglalahad na nais matulungan at tayo ay dapat maging handang makatulong. Isang kawikaan ang mababasa, walang taong mamamatay sa sugat ng iba. Ibig sabihin niya na yung kung mayroong ibang problema, mayroong problema, may kahirapan at pagtitiis, sabihin yung iba ay walang pakialam. Ngunit ang mga Kristiyano ay tinawag upang mag-asikaso ng sugat ng bawat isa. Yun po ang pinag-uutos sa atin. Tinawag tayo na makipagtulungan, magbata ng pasanin ng isa't isa. Ito ay nangangailangan ng malasakit. Kung walang malasakit ay hindi magawa. Kailangan mayroon tayong malasakit upang magkaroon tayo ng kabigatan, burden na tumulong. Ito ay nangangailangan ng malasakit. At ang malasakit ay ipinapakita sa maraming paraan. Kaya paano natin ipakita ang ating malasakit? Una po dito ay pakikinig. Sa pamamagitan ng pakikinig, kailangan natin sila pakinggan. Kaya napansin ko sa mga professional counselors ay talaga yung pinapasalita. Nang pinapasalita ay yung mayroong problema. At tayo na nais makatulong ay dapat handa tayong makinig. Ang isang paraan sa pagpapakita ng malasakit ay sa pakikinig. Dapat handa tayong makinig. Ang pagpakinig sa mayroong problema sa ikagagaan sa sarili ay pauna sa anumang pagdamay sa pasanin. So una, bago tayo makatulong, makadamay, kailangan muna ay mapakinggan natin ng maigi kung ano yung saluubin at dinadanas na problema ng ating gustong tulungan. So, pakinggan siya ng mabuti. Alamin ang pinakadetalye ng kanyang problema. So, ito ay pauna. Kailangan pakinggan muna natin siya. Ang hindi pagpakinig ay pagkanulo sa kawalang pakialam. Ngunit ang pakikinig ay nagpapakita ng malasakit. Kaya hindi tayo makakatulong kung hindi tayo willing na makinig sa mayroong problema. Di natin siya matulungan. Dahil kung hindi natin pakinggan, nangungulungan, wala tayong pakialam. Ngunit ang pakikinig ay nagpapakita ng malasakit. Ang pakikinig ay pagkakaroon ng concentration. So kung nakikinig tayo, dapat concentrate. Karamihan sa mga tao ay nakikinig lamang ng hindi buong panahon. So hindi consistent yung kanilang pakikinig. Ganun. Kung minsan ang ibang taong kausap, no, hindi sila nakakonsentrate at ang kanilang pakinig ay hindi consistent sa buong panahon o oras na nag-uusap at sa kunting interest. So, yung interest nila ay hindi buo kundi kunti lang. So, mayroong ibang ganun. Gaano kadali sa ating mga mata ang maligaw at sa ating mga isip ang gumala habang iniisip ang susunod na sabihin. Hindi nakakonsentrate. Ito'y palatandaan ng paghinto ng conversation. Totoo po yan, mayroong iba sa atin na pag nag-uusap ay hindi makafocus, makakonsentrate sa sinasabi ng kausap dahil inuunan niyang isipin kung ano yung kanyang sasabihin. So hindi pa tapos magsalita ang kausap, gusto niya nang magsalita at yun ay hindi mabuting pakikinig. Ngunit sa atin pong
ministry sa pagtulong sa mga kapatid natin na mayroong problema, kailangan talaga nandoon yung ating buong pakikinig, no? Yung ating pag-concentrate, focus na talaga kung maaari lahat ng detalye ay ating marinig at ating malaman. Kaya kung minsan ang nangyayari ay hindi naging maayos ang resulta ng pakikinig kung walang focus. Ito ay palatandaan ng paghinto ng conversation. So hindi maayos. Sa pagdamay, sa pasanin ng kapwa ay mahalagang lubos natin nauunawaan at nalalaman ang buong detalye ng sitwasyon. Kaya't maging masikap sa pakikinig. Totoo po yan, no? Kung nais natin makadamay tayo sa pasanin ng ating kapwa, ay talagang sikapin nating maunawaan at malaman ang buong detalye. At kailangan natin talagang mag-focus sa pakikinig. Ang matiising tagapakinig ay dapat magbigay ng hindi hati na atensyon. Hindi divided na atensyon, kundi talagang ibigay ang buong atensyon sa pakikinig. Nagpapahatid sa pamamagitan ng eye contact. Yun. So nababanggit kanina ay yung ating mata ay madaling maligaw. Ngunit dapat sa maayos na pakikinig at pakikipag-usap, naroon yung eye contact at mahinahon na attitude at pagsalita na nagpapakita ng close interest. Yung interesado ka sa iyong maririnig sa sasabihin ng iyong kausap. Tulad ng naintindihan ko o ipagpatuloy mo. So, ganun po yung encouragement. No? Naintindihan ko yung sinasabi niya, sinabi yung naintindihan ko, yun ay magandang pakinggan, no? Sa ating kausap at ipagpatuloy mo. Yun po yung pagsalita na mayroong close interest. Nakumbinsing maghayag patungkol sa kanyang problema sa lugar ng tahimik na pagtanggap, mapagkaibigang pangunawa at mariing pakikinig, ang nabibigatang persona kadalasan ay nagkakaroon ng panibagong pananaw sa kanyang kalagayan. Kaya nababago yung pananaw niya sa kanyang mabigat at mahirap na kalagayan kung mayroong pagkumbinsi na ihayag niya, no? At nasa lugar na mayroong tahimik na pagtanggap, yung nadadaman na, na talagang accepted siya at mapagkaibigang pangunawa, yung handang unawain siya sa pamamagitan ng mariing pakikinig. Kaya nakakatulong upang mabago yung kanyang pananaw sa kanyang mahirap na sitwasyon. Ang pakikinig ay napaka-importanting gamit sa pakikibahagi sa pasanin ng iba. Pangalawa, kahabagan. Compassion. Isa pang paraan sa pagpapakita ng malasakit ay sa pagkahabag. Yung awa. Sa pakikinig sa pinagdadaanan ng iba, ang ating puso ay makikilos na may habag. At pag pinakikinggan natin, at nagkakaroon tayo ng habag sa puso. Si Apostol Pedro ay sumulat, "Ngunit sa katapos-tapusan, kayong lahat ay magkaisa sa pag-iisip, magkaroon ng pagdadamayan, ng pagmamahalan bilang magkakapatid, maging mahabagin at maging magalang." Kita natin sa unang Pedro, kabanatang 3, talatang 8. Sa mulit-muli, ang Panginoong Hesus ay nahabag sa mga taong nangahahapis. So nalalaman po natin yan sa banal na kasulatan kung paano ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkaroon ng habag sa mga tao dahil alam niya ang kanilang kabigatan, ang kanilang hapis na
nararamdaman at nararanasan. Sa parabola ng Good Samaritan, ang mga magnanakaw ay hindi lamang ang masama. Yung magnakaw na bumiktima sa taong nasugatan. Ang sabi dito, hindi lamang sila ang masama. Ang mga totoong kontrabida ay ang mga respetadong religious leaders na dumaan sa sugatang biktimang nangangailangan ng pagdamay. Ngunit, ang dapat asahan ay naging walang malasakit. So, maalaala natin doon yung mga religious leaders na dalawang nadaanan nila, ngunit umiwas sila sapagkat wala silang malasakit. Na sila dapat ng mga reliyosong tao ang maaasahan na tumulong. Ngunit sa kabila nito, sila pa ang hindi nakatulong dahil wala silang malasakit. Ang bulag na si Helen Keller ay nagsabi, "The greatest pity is to see and have not vision." Unawain natin itong kanyang sinabi, "The greatest pity is to see and have not vision." Yung dakilang pagkahabag, pagkaawa, no? Ay yung makita na walang paningin. Makita natin sa Matthew 5:8 ang sinasabi ng talata, "Pinagpala ang mga may pusong dalisay sapagkat makikita nila ang Diyos." So sa sinabing ito ni Helen Keller, na kahit ang tao ay bulag, kung may tamang puso ay marunong maawa at magmalasakit sa mapagkailangang kapwa. Kahit malinaw ang mga mata, ngunit masama ang puso, ang tao ay hindi marunong maawa at hindi makakita ng pangangailangan at ikabubuti ng kapwa. Kaya yung Matthew 5:8, no? Yung may dalisay na puso. Blessed are they that, blessed are they, na mayroong pure heart, for they shall see God. Ang ibig sabihin ay, dahil sa kadalisayan ng kanilang puso, ay nakikita nila kung paano gumalaw, kumilos ang Diyos dahil sa mayroon siyang tamang puso. Kaysa mga tao na walang tamang puso, ay lahat ina-attribute nila sa kanilang sarili. Wala silang pag-iisip sa Panginoong Diyos. Hindi nila nakikita ang kabutihan ng Diyos dahil hindi ayos ang kanilang puso. Ni hindi sila nagmamalasakit sa kapwa at wala silang pagnanais na makatulong sa ibang tao. Isang dating manginginom ay naging usher at deacon sa church, ay nagtapat sa minister. "Wala akong nagawang mabuti sapagkat ako ay naging upahan. Ngunit ang kanyang amo ay natutong magmalasakit sa kanya at inakay siya kay Kristo. Siya ay kanyang dinamayan sa pagbata ng kanyang pasanin sa pamamagitan ng kahabagan. Siya ay nagkaroon ng malaking pagbabago." So dati siyang alcoholic, ngunit ngayon ay naging lingkod na siya sa church bilang usher at deacon ng isang iglesia. Dahil sa habag, no, ng isang tao na nagmalasakit sa kanya. Kailangan natin magsimpatiya sa iba. Ang simpatiya ay ipinaliliwanag na damdamin para sa iba. No? Damdamin mula sa loob at dalawang mga puso na sabay nagbabata ng isang pasanin. Yun po ang simpatiya. Kaya pakikipagdamay sa pasanin ng ating kapwa. Bawat isa ay nangangailangan ng isang makaramay sa pagluha, isang mapaghingahan ng mabigat na kalooban. So, ganun po talaga, pag may mabigat kang problema,
Nakakabuti rin na mayroong dumadamay sa iyo. Kung luluha ka, makita mo na mayroong nakikiluha lang rin dahil sa dumadamay sa iyo. At yung mahingahan mo ng iyong mabigat na kalooban ay napakalaking tulong. Ngunit tayo po ba ay nakahanda nagampanan ito? So, pang-apat, mag-alay ng panalangin. So, offer prayer. Ito din, isa din ito. Kung minsan ang mga mananampalataya ay gumagawa ng kasunduan kasama sa ibang mga mananampalataya upang manalangin sa bawat isa sa araw-araw. Ito po ay napakagandang ministry, yung mayroong grupo na nagkakasundo ng pagsama-sama sa pananalangin. Kahit na hindi nagkakasama sa presensya, maaari magkasundo lang kayo sa oras at kayo ay maaring magkasama-sama at magkakasabay sa panalangin. At napakahalaga na ang kanilang mga panalangin ay makakatulong. Anong kaginhawahan para sa isa na may mabigat na pinagdadaanan na malaman na daan-daang mga kapatiran ang dumadamay sa kanya sa paglapit sa trono ng biyaya sa pananalangin? Totoo po, kung marang ikaw ay may mabigat na problema, tapos alam mo, napakaraming kapatiran na nagpipray sa iyo, ay talagang kaginhawahan ang iyong mararamdaman. Malaking tulong. Sa mga kaiglesyahanan ay mayroon tayong tinatawag prayer warriors. Sila yung talagang pag alam nilang mayroong kapatid na namang problema, sila talaga yung masigasig, manalangin. Yun po talaga ay ministry, yung prayer warriors po natin. Sila yung mga talagang maaasahan, manalangin kapag mayroong prayer request sa ng mga kapatid na talagang mayroong mabibigat mga problema pinagdadaanan at nangangailangan ng pananalangin. Ngunit hindi lamang yung mga prayer warriors, kung maari, bawat isa po sa atin ay manalangin para sa ating kapatid nangangailangan ng tulong. Sapagkat ang panalangin ay isa sa pangunahing pangangailangan ng tao sa araw-araw. Totoo po. Nang namatay ang isang tao nang biglaan sa hating gabi, ang unang grupo na dumating sa pagdamay ay ang grupo ng kanyang asawa sa pananalangin. So, yun talaga yung unang nakarating upang dumamay. Si John Wesley ay nagkomentaryo na sa pamamagitan ng maliit na grupo na nakikibahagi sa pananalangin, ang kanyang mga tagasunod ay nagsimulang magbatahan ng pasanin ng isa't isa at naging karaniwan sa kanila ang magmalasakitan sa isa't isa na nagresulta sa pagkakaroon ng tunay na Kristiyanong fellowship. Ito po yung naibahagi ni John Wesley, yung kanyang tagasunod dahil sa panalangin ng grupo. Ay ito po yung naging resulta sa kanyang mga followers, ay natuto din silang magmalasakit sa isa't isa at nagkaroon ng tunay na Kristiyanong fellowship. Ang panalangin ay isa sa napaka-epektibong gamit sa pagdamay sa pasanin ng iba. Totoo po yun. No? Sapagkat sa panalangin ay ang ating Panginoong Diyos ay kikilos ayon sa kanyang kalooban upang tugunan yung hindi natin kaya. Ang Panginoong Diyos natin ang makakakaya at ang ating magagawa ay manalangin. Kaya ito po ay dapat nating isinasagawa. Okay, purihin ang Panginoon sa gabing ito, sa atin pong lesson na pag-aralan. Talagang mahirap na bahagi ng ating paglilingkod yung makiramay ka sa mabigat, sa mahirap, sa mga pagtitiis, ngunit napakahalaga sapagkat hindi lamang yung mga kapatiran natin nangailangan, maring tayo din, lahat tayo ay maring nangangailangan ng paglilingkod na ito at ay ating isagawa mismo
sa ating sarili na maging handa tayo dumamay sa ating mga kapatiran na mayroong pinagdadaanan. Tayo manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa gabing ito sa mga katuruan mula sa iyong banal na salita, ang isang mahalagang paglilingkod na dapat po naming gampanan ang makibahagi sa pasanin at kabigatan ng aming kapwa mananampalataya. Tunay, O Diyos, na ito po ay nangyayari sapagkat ang buhay sa mundo ay mabigat. Maraming problema. Ngunit salamat sapagkat ang iyong biyaya ay sapat. At salamat sapagkat alam namin maging ang aming Panginoon Jesucristo ay patuloy na nagmamalasakit at dumadalangin para sa amin na kami ay ingatan ng Ama habang dito sa lupa upang aming tuparin ang programa sa pamamagitan ng Iglesia, ang aming pakikibahagi sa bawat ministeryo, maging ang paglilingkod sa isa't isa. Sa iyo po namin, O Diyos, nagkakatiwala ang lahat sa iyong gabay pag-iingat sa aming buhay sa mga susunod pang mga araw. At ito lahat ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos sa tagapagligtas at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Okay, maraming salamat. Tatapurin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa sa atin.